do their rehearsals, do you have ano po ba, parang separate listening for the singers? Do you do VA and BA po? Voice arrangements and band arrangements for the rehearsals. So, ayun po, yung pinaka-flow ng rehearsals nyo po. Salamat po. Sa band rehearsals, yes. Kami sa band, nag-run muna kami. Siyempre, we do practice sa bahay. Separate. So, we usually, yung call time namin, medyo mas maaga ng onte kasi we do setup, ganyan. So, we run it. And how do we run rehearsals? Hinihit namin una yung mga mahihirap na parts. Yun talaga yung una. Kasi, okay, but, or kung common na siya na song, yung mga matatagal na, nirun na lang namin siya from the start, then okay lang. Pero usually, kapag may bagong lineup, like nung sa band masterclass na ginawa, inuuna, talagang, ito, natutunan namin to kay Mix. Kasi hindi mo napapracticein yung isang bagay na kayang-kaya mo nang gawin. Di ba? Like intros or, di ba, acoustic na. So, yung mga hits, yung mga transitions, yung ending ng song to the start of the next song, we try to hit that. Tapos nun, agree na muna. Tapos as much as possible, pag-upo ng banda, hindi agad tugtog. Usually, pinag-uusapan namin yung flow. Ano yung una, ano yung pangalawa, yung pangatlo. Para malinaw, parang meron kang marching orders. Kasi ang hirap eh, after one song, okay, next song, ganito gagawin natin, usap kayo ulit. O next song, ganito ulit gagawin natin, usap. So, ginagawa, first meeting pa lang, diba, habang nagsiset up pa lang yung band, sinasabi na doon, oh, guys, ano, request, tataas na natin yung key, or bababaan natin yung key, ganun. So, pag-uusapan na yun, simula pa lang. Then we will run. After nung run namin, pag okay na yung band, pag salpak ng singers, halos one run lang talaga. Or two max na siguro yun. Parang for mastery. Lalo na pag may bagong song. Pero pag lumang song, one run lang. That's why rehearsals, 30 minutes to 1 hour. Mabilis lang talaga. Dati, 4 hours yung practice. Ay, nailala. Ano ang ginagawa namin before? Hiwalay, yung pag nakahiwalay yung band, hiwalay din yung singers. So, niraran namin yung song, yung mga parts, sino yung kakanta nitong part na to, sino hindi, kailan tayo lahat magjo-join, kailan yung may voicing, or unison lang. Ayun, tapos, minsan, kunyari, yung worship leader, meron siyang, siyempre siya yung nag-propose ng lineup, meron na siyang naiisip na kung paano mag... yung flow niya. Yung flow, paano magko-connect to the next song, or so whatever. So we make the structure. Structure. We make the structure of the song. Kunyari, di ba? Yan yung sinasabi ni Kay. Structure yon. So gagawa ka ng structure bago ka pa dumating dito, or bago pa man kayo magkita-kita ng mga banda, pwede mo na yung sabihin. Like, kunyari, ikaw as worship leader, sabi mo, oh, Pao ha, dito, may ganito, ganito, ganyan, ganyan. So, yun yung sinasabi ni Kay. May structure. Saka nakahelp siya na mas umikli yung practice time talaga. Prepared ka na, you come prepared. Para pag ano, magjo-join na lang kayo, rehearsal na lang. Yeah, si Pot. Wala ano mic. Sa amin kasi parang yung pinaka natutunan ko po kay Ate Betty. Sa magkaiba sa amin yung practice and rehearsal. Mm-mm. So practice, you practice at home. Ang practice sa church on ano, yun yung rehearsals. So dapat sa rehearsal pa lang pulido ka na. Kasi we respect each other's time din. So yun po. So ang ako po personally, ang ginagawa ko, yung sequence kino-communicate na po namin agad kay Pao or kay Mix. So kung sinong naka-line up na band, tapos ikaw yung worship leader at ito yung kanta mo, ito na yung sunod-sunod, ito na yung gusto mong ipasok, tapos iko-communicate. Tapos tsaka sa doon sa ano, para maisip din nila kung paano nila iko-connect sa susunod na kanta. Ayan. Yeah, and dyan dumadali yung trabaho ko. Yung sinasabi ko sa inyo kanina na because of delegation, alam na nila yung responsibility nila. So sila-sila na yung nakikipag-usap sa banda, ganon. So pagdating ng Sunday, may result na kami. Yes, MJ? Tsaka po sa amin, parang yung buong lineup ng isang month, nakalatag na po agad para, kumbaga, kung sino yung lineup nung kunwari, sa 27 pa siya, so, simula pa lang nung month, may lineup na para mapag-aralan na po agad.
Ah, hindi po. Parang sa buong meron na pong nakalatag. Minsan, nagiging per week, yes. Pero naiinisipaw doon. Pati po sa band na nakalign up, pati singers po. Ang ang ano talaga sa amin, ang ideal is 1 month. Actually, sila pa kasi gumagawa ng 3 months na schedule and he was asking me, Tijek, pwede bang 3 months? Sabi ko, parang masyadong mahirap pag 3 months. Okay, so at least 1 month yung lineup namin, nakalatag na. Yung advantage kasi nito, if you want to grow your band, especially you have more than one roster. Diba, let's say, diba madami tayong guitarists, drummers, keyboards. For them to have a chance, diba, also to play mainstream. Kasi minsan ito, minsan sa tagal ng stay nila, ang tanong is, kailan nyo ba siya talaga hahayaan mag-play on a service? Diba? This is always a question. If they're prepared enough, and syempre ayaw din natin sila na mag-fail, di ba? So when we do the lineups in advance, kinukuha natin yung chance na mag-procrastinate talaga yung tao, di ba? So if you have the 1 month advance lineup, di ba? What's the reason kung bakit hindi mo siya naaral, di ba? So itinanggal natin yung chance na yun. So if we do 1 week, pwedeng ibalik sa'yo, eh di kakabigay lang ng lineup eh. Hindi ako kasing galing ni Kuya Migs. Diba? I mean, there's a lot of reasons kapag yung mga ganito natin. But if we take that out, up, you have enough time and we want you to play, we want you to grow, naka-encourage din po siya ng mga ibang members. Yun. Ayan, so, ang dami na nilang transition na gagawin. Yeah, yes po. Add ko po. Tsaka kami po, kunyari hindi kami naka-line up that day, inaaral pa rin po namin yung song. Yes. Kasi just in case na biglang hindi siya pumwede at ikaw pwede, mas madaling mag-switch. Mm-hmm. Konti lang yung groups namin, kaya kita na namin lahat. Kunyari, ako part ako ng seniors group. Uh-oh. Yung iba sa kanila part din ng band group. So minsan, isang sabi lang doon, alam na ng lahat. So Uh-oh. Talagang may team. May magsasalo na. Nasalo talaga. Uh-oh. We are accountable with each other. Sinasalo. O last na lang, si Kuya yung naka-white. Sino dyan sa side? Yes, Kuya. O last na. Oy, thank you so much for staying, ha? Ako, mag-aalas 7 na. Maraming salamat. Ilang talahib po ang ginawa niyo? Ilang talahib? Okay, last na kuya, talahib. Good evening po. Gusto ko lang po itanong, paano po ba ma-achieve yung malinis na tugtugan o po yung malinis na worship time? Yun lang po. Salamat. Vacuum cleaner na lang, bro. Ano? Ano sabi mo? Paano vacuum cleaner. Vacuum cleaner. Alam mo, sa... Less is more, less is more. Preparation. Practice at home. Yeah, preparation talaga, number one. Kasi, if you did not prepare, don't expect anything, brother. Diba? Siyempre, pag hindi ka nag-prepare, pupunta ka dito, dito ka palang magsisifra. Dati, ganyan tayo dati, diba? Na kararating mo, doon ka palang magsisifra, doon mo palang malalaman, ayan pala yung line-up. Don't expect na maayos ang tugtugan ninyo. At saka ito ha, this is very important. Ang mga banda, ang mga singers, during rehearsal, hindi nagsiseryoso. Alam mo, iniisip nila, bukas pa naman eh. Doon sila nagsiseryos pag takakanta na. Mali po yun. During rehearsal, take it as your performance na. Performance level ka na dapat, 'di ba? Yung kung ito yung kakantahin mo, kung ito yung i-adlib mo, i-practice mo na 'yan. Pagdating ng rehearsal, dapat kung ano yung mirror na lang siya. Kung ano yung ginagawa niyo during rehearsal, yun ang lalabas dapat sa actual. Kasi may ganyan, hindi kakanta ng maayos, hindi ibubuka ng bibig maayos. Wala sa stage, niya. Diba minsan salamat, salamat. Pati yung actions niya, hindi niya ginagawa. Kaya pagdating niya sa platform ng service na talaga, kung ano yung pre-practice niya, yun ang resulta niya. So you have to think of this. Your rehearsal is your performance already. Hindi pwedeng bukas pa naman yung performance, okay? Tsaka bro, yung sa inyo, may music director kayo? Meron. Right. Yung isa sa mga lessons ni Migs ng band masterclass is, bawat miyembro ng band, alam nila yung parts ng iba nilang kaband. Ibig sabihin nun, kahit kami, alam namin kung sumipre yung drummer. Kunyari ako, nagki-keyboard ako. Naririnig ko paano yung palo ni Doc. Sabi ko, sinipra niya talaga. Lahat ng hit, lahat ng gigs. Ibig sabihin doon, alam niya. Ngayon, kung may part doon na hindi niya nagagawa ng tama, kinokorrect talaga namin sa rehearsal. Di ba? Kinokorrect talaga namin during rehearsals pa lang.
Wag kayong mahiya na i-correct yung each yung member nyo. Kasi okay. Dapat dun pa lang sa rehearsal nyo, maayos nyo na yan para ma-execute nyo siya properly. Malinis. Malinis, yun. And remember, kung ano yung ni-rehearse natin, hindi 100% ang lumalabas during the execution. 60% lang. So kung yung rehearsal ninyo, 50% lang ang nilabas ninyo, eh, don't expect na malinis ang tugtugan niyo the following day, ako diba? Ako po siya, no? Si Nico nga po iti-testimony ko eh. Si Nico kahit spill, nagpa-practice eh. Yeah, seryoso? Oh, totoo, spill. Before, no, pag-rehearsal, no. Kasi, di ba gaya ang sabi natin, Jack, nung pag, less talk, less mistakes, ako, yes, konti lang sabihin ko. Pero, pinapractice ko yun during rehearsal. Kasi, ayun eh, kailangan mo mag-practice. On my capabilities, I need to. Kasi, ayun nga, it's my one way for me to get better. Yeah. So, yun. Yeah. Including exhortation tsaka spill before yung akin yan. So, nag-i-intro pa lang kahit walang tao, good morning, mga ka-check. Oh, talaga, kumakamay pa nga ako eh. Medyo nakakatawa lang kasi walang...